Kung punong kahoy ka, kailang ka huling sinibak? Tio Brian, dito ka na pala ngayon. Sorry. Mali ako ng ano. Script pala to ni Tio Brian. Iba yan. Iba yung sinabasa mo eh. Sorry, iba to pala. Game. Ano-ano ang mga negosyo para sa'yo na walang kwenta sa Pilipinas? Walang kwentang negosyo sa Pilipinas para sa'yo. Number one. Okay. Yung nakikita nyo sa daan, paglilimos. Okay, negosyo pala yan? Yes. Sindikato yan eh. Yung iba? Yes. Okay. Okay. Number two. Aba, madami. Sige, go. Mga illegal. Okay. Dahil kapag nag-start kayo magnegosyo ng illegal, walang peace of mind. No? Walang peace of mind at yung isang paa nyo nakabaon na sa hukay. Correct. For sure. Tama yan. Okay. And yung pagiging sindikato na rin. Ayun talaga. Yung pagiging mafia. Ekis walang yan. Kwenta yon, ekis yun. Ekis. Mabilis ang pera pero walang kwenta. Mabilis din kwenta. Buhay mo dyan. Mabilis din buhay. Naman. Oo. Patay kung patay. Correct. Sure ball yan. Okay ba? Matapang to. Palaban. Sabi sa iyo, palaban yun eh. Boss, mga sindikato na itong binabangga. Kasi pabatay dyan sa mga sagot ni sa baba. Again, sa mga nakikinig, ang opinion po ni Ava Mendez ay kanya hindi... Kanya lang po yan. Opinion. Opo. Baka mamaya pag nila sa bahay, nandyan pa si Ava. Baka mapataya ka doon. Wala ko pa kailan kahit kung sino pumatay sa akin. Pero totohanan lang, di ba? Tama naman lang, eh, di ba? Ang daming negosyo na makakatulong sa mga tao. Ang dami. Ang dami pwede pagkakitaan. Oh, huwag yes. Na illegal in general. Oh. Mga illegal business in general. Oh. Di ba? Okay. Eto pa pala. Ah, meron pa. Ah, may pahabol. Pagbebenta ng katawan. Okay. Huwag gawing... Although naiintindihan ko yung mga iba yan ang ginagawang stepping stone, pero hindi yan tinatambayan. Alis din kayo dyan, pero hindi yan panghabang buhay na gawin nyo. Ganda. Diba? Yeah. Ganda naman. Mm-hmm. Huwag kang maging dependent dyan. No? Kung kumita ka dyan, ipunin mo, magnegosyo ka, pangsimula mo, pero huwag mong tambayan. Totoo. Correct. Ganda correct. Nun. Okay. Next question, Sob Aba. Since ikaw eh, napupunta ka na sa business world, no? Yes. Sino ang feeling mong fake business coach lang? Napapanood mo sa TikTok or sa social media, nagbibigay ng advice, pero feeling mo, pege lang naman to eh. Para sa akin, alam ko yung mukha, pero hindi ko alam yung pangalan. Okay, ano na lang sinabi niya? Anong mga... Si Frank ba yun? Sino? Frank Mall, ano mo? Mia, no? Oo. Oh, bakit? hindi ako naniniwala sa kanya eh. Ah, dahil? Hindi naman dahil sa may basher siya or wala akong nakikita sa kanya. Parang hindi ko rin din talaga, hindi ako na ano eh, hindi ako nahihikayat. Okay. Sa mga sinasabi oo. Niya. Okay. Sorry Frank, pero totoo yun na nararamdaman ko na yan. Sorry. Huwag nyo i-edit yan. Opinion lang. Frank, tropa yan. Kaibigan natin yan. Pero opinion lang. Opinion yan. Feedback ko Frank, baka kailangan mong mas gandahan yung delivery mo sa social media. Correct, pero correct. Don't take it personally. Just improve yourself. Okay. Feedback lang, naman. Opinion lang. Tama naman eh. Mainit ngayon yan kay makagago. Oo. Diba? Shout out. Frank Miano, no? Sige. Tawa tuloy eh. Okay. Third question. Mm-hmm. Nang loko or nang scam ka na ba ng mga business partners mo para sa pera? Ako na-scam na ako ilang beses eh. Ikaw ang na-scam? Oo. Pero hindi ako nang scam. Hindi ka pa nang i-scam ever? Hindi pa. Okay. Kaya may trauma ako sa mga scammer na yan. Bubisit ako eh. Pag ako, sinasabi ko sa inyo, ako magpapakulong sa inyo. Yeah. Sinasabi ko sa inyo, ha? Ano yung pinakamalala mong scam experience? Love scam. Ano? Love scam. Ano yun? Yung kukunin yung magde-date kayong dalawa, tapos yung pala ini-scam ka na pala. Ah, parang yung sinabi sa atin ni Koy. Correct. Oo nga yun. Daw. Totoo na, yun. Alam ko yan. Like, nag-date kayo in person o online lang? Nag-date kami in person. Like, kinuha lang muna niya yung loob ko, tapos nag-open siya about sa mga life niya. Ganun kasi gagawin niya, kailangan maging komportable ka sa kanya. Mapailabing ka niya? Oo. Okay. So, ganun. Tapos, paano niya kinukuha yung pera mo? Tapos, gusto niya mag-open ng negosyo, tapos mag-business partner daw kami.
Tapos nagbigay ako ng pera. Tapos ayun, wala na, tinakbo na. What? Pala yung love scam, no? Pogi yan, ha? Oo eh, Italiano, Pilipino. Ah, half-half. Yes, matangkad pa. Grabe. Kamukha pa ni Jon Snow. Jon Snow, kumali na. Pogi talaga. Yun, nalo ko. Na, dali. Pokumaru ka pala, Ben. Pokumaru. Oo. Naisahan ka ng Italian. Grabe, narinig ko na yan, yung love scam na yan. Matindi daw talaga yan. Mga sog, ingat kayo dyan. Ingat, ha? Ingat, ha? Gagamitin niya ng ano mo, puso mo para butasin ng bulsa mo. Kasi, correct. Paano ka mang-scam kung hindi ka gagamit ng emotion? Oo nga. Usually, that's how they manipulate you. Kaya correct. Ingat kayo dyan. Correct. Tindi kailangan na. Mas matibay pa rin ang utak kaysa sa puso. Yeah. Isip-isip din pag may yes. time. Sige, isang beses, pag-usapan natin yan, i-expose natin yung love scam na yan. Diba? Mm-mm. Next question, so baba. May nakaaway ka na ba na kaibigan, kapamilya, dahil sa negosyo o pera? Mga kamag-anak ng tatay ko, father side. Okay. Basta pag mga kamag-anak, yung mga yan, yung mga hihila yan sa'yo pababa. Oh. Bakit? Anong naman yan? Ano yan? Kinupitan ka, niloko ka? Hindi ko lang gusto yung ginawa nila sa tatay ko. Like, yung tatay ko napakatalino. And then yung mama ko napakadiskarte. Kaya balance talaga sila. Mm-hmm. Ang tatay ko, sa sobrang talino, siya na yung ginagamit tapos hindi siya sinasahuran. Okay. Tapos ang sinasabi na, pagpinsan naman tayo, itulong mo na lang yan. Mm. Eh syempre yung tatay ko, may inuuwian yan na pamilya. Ano yung papakain sa amin? Correct. Diba? Yeah. Kaya doon ako nabubwisit. Tapos hanggang sa umalis na lang kami, kaya lumipat na sila dito ngayon sa akin sa Manila. Dito na lang sila nagstay. Okay, na ano pala, no? Na take advantage. Yes. Okay, next question. So baba, may pinasok ka na ba na illegal na negosyo? Wala pa. May plano? Pwede. Matapos mo sabihin walang kwentang negosyo yan kanina. May plano pala. Wala akong plano. Good deeds lang dapat tayo, guys, ganda, para ang balik din good deeds. Oo, ang ganda na nangyayari sa negosyo mo, 'di ba? Bakit ka pa sakit sa ulo lang 'yan. Sakit sa ulo lang 'yan. Ayaw mong i-try yung ano, feeling ko magaling kang ano eh, agent ng love scam. Oh, magiging top agent 'to. Hindi, papahuli ko talaga kayo. Ipapahuli ko yung love scam na yan. Yan. Kaya hindi na ako naniniwala sa love eh. Kasi parang feel ko pag nagkaroon ako ng relationship, i-scamin din ako eh. Kaya if ever man makahanap ako ng ganyan, ipapasign ko ka talaga agad yan ng prenup talaga. Yan. Agad-agad. Hindi nyo na to ulit pag ayaw mo sumayin ng prenup, maghiwalay tayo. Hindi mo napapabuting maging engage muna. Bago mo papaprenup. Umpisa pa lang prenup na. Prenup agad. Umpisa na. Para tinignan ko talagang firm siya sa akin tsaka seryoso siya sa akin. Correct. Diba? Okay. Sige. Unang date pa lang. Pirma ka na agad dito. Oo. Ito naman, next question. So, baba. Ano yung worst advice na narinig mo sa social media? Mapa-life man yan or business advice? Kanino to nang galing? Ito, natatawa na lang na ako pag naalala ko yan. Worst advice, huwag daw kayo magnegosyo kapag wala raw kayong pera. Okay. Bakit naman? Eh, ang daming naman pwedeng negosyo na hindi ka naman kailangan maglabas ng pera eh. Paano? Digital. Okay. Oh. Ano sample mo niyan? Walang ilalabas doon pag digital? Oh, like halimbawa, kunyari, as an artist ka, magkocollab kayo. O, diba? Wala ka namang ilalabas sa pera or partnership. Service mo ang kapalit ng talent fee, parang ganon. Oo, pwede yun. Yeah. O, kunyari, halimbawa, ganito lang, tutulong ka lang, di ba? Yeah. Tutulong ka lang sa, tutulong ka sa ano, na to? Nasa dulo ng dila ko. Ano, labas mo. Tao ba yan, bagay?
Tutulong saan? Tutulong ka sa mga mahirap, kailangan gawin. Yun, tama. Ah, okay. Tutulong ka sa isang kunyari project ganyan. Sa mga project, diba? Tapos mababayaran ka based on your service. Yes. Hindi mo kailangan, tama, hindi mo kailangan ng puhunan diyan or capital na malaki. So parang, hindi. Para lang freelancing using your skills. Yes. Ah, oo. Tama. Pwedeng business exactly, yan. Exactly, sorry, nasa dulo ng dila ko. Tama. Ah, parang ganun. Oo, tama. Or yung ano, ah, meron ganito, ah, magpapa-franchise ka pero hindi bit-bit yung pangalan mo. Kunyari parang ano, tutulungan kitang i-set up yung negosyo mo. Babayaran mo ako. May ganun pa lang ano boss. Kasi ang daming mga tao na walang pera pampuhunan ng negosyo pero skill. Pwede mo silang i-hire. Correct. Diba? Oo, no. Tama, yeah. Tama. Yun. Tama, tama. Negosyo 'yun. O ano? Galing nun. Next question, Sob Ava. Sino ang pinakaayaw mong naging katrabaho or business partner mo? Wala pa naman ako nakasama na business partner ko bago pa lang. Although, maganda naman yung trato nila sa akin. Siguro nakatrabaho ko sa artist. Sa Viva Max. Yan. Yung mga boys. Boys? Ibig sabihin, si Jay Manalo hindi okay nakatrabaho? Jay Manalo, hindi okay siya. Ah, okay siya. So, sinong clickbait boys? Clickbait lang. Sino? Si Ivan. Ivan? Oo. Ano Ivan? Yun eh, foreigner eh. Okay. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung nagsushoot kami ng Eva, sabi niya na blue balls daw siya sa akin. Oo. Gusto niyang tapusin. Oo. After the shoot. Oo. Gusto kong tirahin. Oo. Yung sabi ko, hindi pwede. Bakit? Hindi talaga pwede kasi hindi kita gusto. Trabaho lang. Oo, tsaka trabaho lang, di ba? Bayad tayo dito. Huwag kang mablu-blue ball sa akin. Work only. Totoo. Ginalingan... At saka may mga manyak na director. Okay. Mm. Hindi maiwasan yung ganyan. Oo, totoo. Nag-i-ano din, hindi send proposal. Oo. No, pera din ako niyan eh. Oo. Okay, pass sa mga ganyan. Oo, pass talaga. Awit kayo. Christian, Shoutout mo, ang pangalan niyang director yan. Direk ano? Huwag na, kasi may pangarap ko pang makapasok sa Viva Max. Ah, okay, sige. Huwag mo na natin. Huwag naman. Baka hindi ko nindirek eh. Bodo ko nindirek eh. Okay, next question. So, Baba, toxic ba sa Viva Max kaya ka umalis doon at pinili mo na lang magnegosyo? Noong una, hindi ko pa siya nakikitaan toxic. Pero yung nature of work ko sa Viva Max, toxic talaga siya kasi walang pahinga. Yung work ethics din, hindi rin maayos. And then sa prod. And then, yung dun sa mga project na nangyayari is parang wala ng art. So, toxic na talaga siya. Kaya mas maganda magnegosyo. So, kumbaga, napagod ka. Grabe yung trabaho. Sabi mo kanina, abot kayo madaling araw. Wala ng pahinga. Oo, walang diba? Pahinga. Tsaka wala ng art, meaning kahit walang kwenta na istorya, basta makapagpakita nilang katawan. Oo. For the views na lang. Yes.